kasi ang tendency kapag masyado siyang exposed sa araw, yung kanyang pinaka... So, ganyan na siya ngayon, Kalash. Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden. At ito si Hermes Sunaho. And in today's video, tuturuan namin kayo kung paano paramihin at alagaan ang isa na namang common na succulents pero sobrang ganda at napakadaling alagaan. So, nire-recommend namin to sa mga beginners itong ating Happy Beans succulents. And kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. So we're back mga ka-MDP at ngayon nga po ay tuturo namin sa inyo kung paano natin aalagaan at paparamihin itong Happy Beans na napakagandang succulents at mas kilala rin to sa tawag na Peperomia pereirei. So Peperomia pala ito. And sa mga hindi nakakaalam, yan ay pamilya ng Peperomia. So nagulat din siguro kayo, no? Papakita natin sa inyo itong karakteristik nito and then tuturo natin kung paano mag-propagate. And mga care tips din na kailangan ng ating Happy Beans na succulents. And in this video din, makikita nyo yung update sa ating Peperomia watermelon na pinropagate natin dun sa ating previous videos. Ito yung tinatawag nilang Happy Beans. Pag nakita nyo yung itsura niya, tingnan nyo naman yung para siyang beans din yung mga leaves niya and kakaibang tunay dahil kaya siya siguro tinawag na Happy Beans. And siya ay green. Makikita nyo kapag medyo yan, exposed siya sa araw, ganyan siya, nag-yellow green siya. And napansin ko lang kasi itong aking Happy Beans, nilagay ko siya, sinobrahan ko siya ng expose sa araw. Kaya ganyan, medyo yellow green siya. Pero ito pala ay pwedeng-pwede dun sa shaded na bright area. Yung bright area lang siya na hindi mapu-full sun. Kasi ang tendency kapag masyado siyang expose sa araw, yung kanyang pinaka-leaves ay nagpaparang dry tapos tuyot yan, medyo nagsisrink yan, kaya itong klase ng succulents na ito pwedeng pwede to na nasa ano lang siya, bright area lang yan. So sa soil naman nito yan, gagamit lang tayo ng well draining soil, soil mix again. Siyempre, for cactus and succulents, yan yung MDP soil mix ang gamit natin. And, dinidiligan ko lang to kapag tuyo na yung lupa. Pero look, this is, ilang taon na sa akin to, almost 2 years na. And, before, medyo ganyan lang siya. Tapos, ngayon, tingnan nyo, na-develop na yung kanyang stem. And, dati yung stem nito ay hindi to ganito kapuno. Pero ngayon, this time, yung kanyang stem is, yan o, ang hirap na. Parang yung sa jade na malaki na. Oh, look. Tapos yung kanyang pinaka, ayan, yung bulaklak, yung stalk. This is the flower stalk. Pero, kita nyo, kakaiba yung bulaklak niya, oh. Hindi siya katulad nung mga bulaklak na nakikita natin na rosette type. Parang palay-palay lang siya. Yan. Parang palay-palay lang siya. Tapos, ganyan, ganyan lang yung itsura nung kanyang bulaklak. And nakakatuwa lang din minsan kapag ayan oh, yung forma niya, formahan niya. Napakaganda. And sabi ko, as I've said, ito yung succulents na hindi kailangan masyadong i-full sun. Kasi unang-una yung pagka-green niya,
kasi sobrang ganda pag green na green to eh. Pero nagiging yellowish green, tapos tingnan nyo yan. So napapansin nyo na nagkakaroon siya ng parang yellow yellow. So I recommend na ilagay nyo lang siya sa shaded na bright or bright area. Bright area lang, yung hindi masyadong tampak sa araw. Kasi kaya niyang magstay ng ganun sa bright area lang. Oo. Hindi niya kailangan ng sobra-sobrang araw. And ito yung isa sa mga na-propagate ko na galing dito sa ating mother plant, sa mother plant niya. And look, meron na rin siyang mga sumupang na flower stalk. So ayan. And today nga papakita ko sa inyo na true stem propagations yan. Pwede yan. Pwede natin yang mapatubo at makapaggawa tayo ng panibago na naman na plants. So papakita ko yan ngayon. So ayan, punta naman tayo sa propagation nitong ating happy beans. And ayan, pili lang kayo ng ayan, magandang stem. So kakat lang natin yan. Make sure na na-disinfect nyo itong inyong cutter kapag gumamit kayo. So ayan, atin lang siyang puputulin sa ganito. Yan. Tapos yan, ito lang ang isa, yung pinaka dito sa dulo. So mas gusto ko dito kumuha sa baba. Don't worry kung halimbawang maputol nyo yan, susupling naman yan. Oo, magpapanibagong supling dito yan sa inyong stem. So yan, papakita ko lang sa inyo yan, ating happy beans. Dito nyo lang, putulin nyo lang siya dito. So yan. Tapos i-air dry nyo na to. Ito nga napag pinutulan nyo. So yan, air dry nyo lang siya. Tapos intayin yung mag kalyo itong pinakakanyang stem. Tapos yon, pag tuyo-tuyo na, pwede nyo na siyang i-repot. Okay? So meron kami dito na air dry na ganito. And ang gagawin natin is yon, i-repot na natin siya. So bago tayo mag-proceed dun sa ating repotting ng ating happy beans, peperomia, papakita ko naman tong sa inyo to. Ibida ko naman itong isang peperomia din na nag-successful propagation tayo. Ayan ha, yung ating peperomia watermelon. So ganyan na siya ngayon kalash. Nung last video ko, nakita nyo, patubo pa lang yung ton, diba? Ayan, pero ngayon, tingnan nyo, galing lang sa ilang dibs, talagang makikita mong napakarami na niya at ilang puno na. So this is, ilang puno na ba? 1, 2, 3, 4. Apat na puno na siya. Nakakatuwa lang kasi hindi mo akalain, akala ko dati kasi yung leaves nito, diba? As I've said before doon sa video natin, talagang patay na yung kalako, bulok na talaga yon. And sinubukan ko yung propagation through leaves. And ayan, kita nyo naman, napaka-successful propagations. And meron pa tayong isang pinropagate na nasaan na siya? Ito pa yung ating isa. So ayan, nawala na to, yun na yung pinakanyang leaves. Ito na yung natira niya. So eventually yan, mga irerepot ko na rin yung mga yan. Ayan pa isa. And meron pa kami, ito yung latest, yung bago. Yan, meron na rin siyang umusbong. Ayan, may umusbong na na mga na bagong ano. Ganyan lang ang pagpapatanim. Hatiin nyo lang sa gitna yung dahon, or search nyo na lang yung aking video ba. So ayan, search nyo na lang yung video natin yan, nung propagation itong ating mga peperomia. And para makapagpadami din kayo. So ayan na, so balik na tayo dun sa ating happy beans na peperomia din. And so ayan nga, and meron na tayo dito mga na air dry yan na happy beans. And ngayon ay itatanim na natin, ha? So kaya naman natin siya in-air dry actually dahil ito yung mga cuttings and ayaw nating magkaroon problema katulad nung
Pag tinanim ka agad siya ng bagong putol, tapos may basa-basa pa siya, pinasok ng punggus yung kanyang pinaka-sugat, o bulok na kagad siya. So, para safe na safe lang itong ating halaman sa pagkabulok, in-air dry natin siya. Pwede naman siyang overnight lang. And okay na yun. Ano ba kailangan natin kapag tatanim ito? Ito, syempre, itong ating mga pots. And ang gagamitin natin is itong ating potting mix. Yan, for succulents and cactus. Itong MDP soil mix na mabibili sa ating garden. And kung meron naman sa inyo nagtitinda ng mga potting mix, ready potting mix para sa inyong mga succulents, pwede yun na lang po yung gamitin nyo. Or pwede naman kayo ang gumawa na lang. Meron akong video ng paggawa ng mga soil mix, okay? So ayan, simulan na natin. So lalagyan lang natin siya ng potting mix. So ayan. And ayan, lalagyan lang natin siya ng potting mix. So, ayan, kapag nalagyan na natin siya ng potting mix, and simulan na natin siyang itanim. Ngayon, kung halimbawa yung pagka-cut nyo, malapit dun sa mga leaves, pwede nyo tanggalin yung leaves. Pero huwag nyo tong itapon kasi ito, I don't know, pero itatry ko pa lang din and hindi ko pa mapakita sa inyo ngayon dahil hindi ko pa nasubukan. Pero pwedeng water propagation daw to. Ibababad lang sa tubig. Tapos, yun, pwede nang mag-ugat. Pero hindi ko pa natry, kaya hindi ko pinakita sa inyo at hindi ko dinemo. Kasi hindi ko pa natry. Kapag natry natin and maging successful, and then, yun, baka pwede kong ipakita sa inyo, okay? So ayan, tatanim nyo lang ganyan. So pag halimbawa nga natanggalan nyo na ng mga dahon yan, and nakita nyo meron ng kapraso, so tatanim nyo lang siyang ganyan. Babaon nyo lang. And yan, okay na. Tapos again, ganun din uli. Ganyan nyo lang yung mga excess na dahon na malapit sa kanyang stem. Tapos tanim nyo na. So ayan lang, ganyan. And tapos this one naman ay tatanim lang natin. So tanggalin uli natin itong iba, okay? Yan. Yan, tapos tanim uli natin siya. Ganun lang siya kasimple. Yan. So, ganun din naman yung pagre-repot natin ng ating, kapag yung may bago kayong bili na happy beans, tanggalin nyo lang yung pinaka lupa dun sa pot, sa may root niya. Tanggalin nyo lang, konting lupa, tapos tanim nyo na, palitan nyo ng soil mix, ng potting soil mix para sa cactus and succulents. Tapos tanim nyo na, ganun lang kasimple. Tapos, 3 days, huwag nyo muna siyang paarawan. So, lagay nyo lang muna siya sa shaded na bright na area. Tapos, after 3 days, pwede nyo na siyang ilabas. Tapos, dirigan. Yun. Okay na. Sabay dirig na, ha? After 3 days. And, yun lang. And, yan. Nakapagparami na tayo ng ating happy beans. So, ayan. Napanood nyo na kung paano padamihin na talagaan itong ating happy beans succulents. And I hope natuto kayo sa ating video. And mga ka-MTP, shout out muna tayo. Okay, shout out kay Ma'am Rosie Texon ng Malolos, Bulacan. Okay, lagi raw tayong pinapanood every day sa ating mga videos. And syempre si Sir Roger De La Cruz watching from Iligan City. Ma'am Fermina Arnaiz, sabi niya, hello po, I enjoy watching your vlogs. Thank you po sa mga tips sa gardening. And from Cute Portugal, Kagalingan, hello Sir Hermy, watching from Pateros. Sabi naman ni Maria Teresa Makaraeg, hi Hermy, always watching your vlogs. Tapos, sabi naman ni Ma'am Ramona Makabugaw, I'm your new subscriber from California. Great ideas, thanks for sharing.
So ayan mga ka-MDP, kung gusto nyong ma-shoutout dito sa ating video and sa ating vlogs, eh mag-comment lang po kayo dyan sa ating mga video, okay? And kung hindi pa po kayo nag-subscribe and bago lang kayo dito sa ating YouTube channel, subscribe na po kayo and follow nyo rin po yung ating Facebook page para updated kayo sa ating mga videos. And don't forget to give a thumbs like kung halimbawa nagustuhan nyo tong video na to. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aming latest video. And again, this is Hermes Unahon nagsasabi sa inyong happy planting. Bye-bye!